Magandang araw sa inyong lahat. Ako si John Beryl at sa videong ito ay pag-uusapan natin ang mga dokumento at kinakailangang proseso kung ang nabili mong lupa ay portion lamang sa kabuuang lupa o sukat ng lupa sa mother title. Araw mga ka-transfer, ako si John Beryl at magbibigay tayo ng mga kaalaman, mga dokumentong kinakailangan at mga hakbang na kinakailangan upang makapagpapatitulo na ating lupa at mga hakbang na kinakailangan sa pagnenegosyo. Kung bago kayo sa aking channel, siguraduhin pong nakapindot sa ating subscribe button para sa update sa pagpapatitulo ng lupa at sa pagrerehistro ng ating negosyo. Nandito po tayo ngayon sa magandang lugar ng Bukidnon sa Malaybalay Forest Park. Bago tayo magpatuloy, tandaan po na kung may problema kayo sa inyong mga lupain ay ikonsultan niyo po ito sa lawyer o ng real estate agent dahil sila po ang mas nakakaalam ng mga proseso at mga dokumentong kinakailangan para sa pagpapatitulo o pagresolba ng inyong mga problema sa inyong lupain. Pero para sa inyong mga katanungan, pwede din po kayong mag-comment sa ibaba. Kung may nakita po kayong isang lupain at interesado kayo na ito'y bilhin, ngunit hindi po kayo sigurado kung ito ba'y mapagkakatiwalaan o ito ba'y titulado, mas maginhawa kung magsimula sa isang developer o bumili ka sa isang developer o yung mga subdivision po na nakatayo na o isang pribadong tao na nagbebenta at nag-aalok ng lupa na hindi kailangang isurvey. Kung ikaw ang magbabayad para sa survey, maghanap ng isang lisensyadong geodetic engineer. Sila po ang napagkakamalang taga-picture ng lupa. Kailangan mong isubmit ang original deed o ng deed of sale at kailangan mo ring magkaroon ng affidavit kung wala ang deed of sale, kopya ng owner's duplicate copy at titulo. Ibigay nyo po sa geodetic engineer. Kasama na po ang tax declaration sa pag-subdivide ng inyong lupa. Ang geodetic engineer ay lalagyan nila ng mga cornerstones. Sa Bisaya, ang tawag dito ay muhon. Ito ang sementong itinatanim sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ng geodetic engineer at ng mga tauhan niya na mag-survey, ay papa-aprobahan ng geodetic engineer sa Land Management Bureau o DENR ang subdivision plan. Pag na-aprobahan na po sa Land Management Bureau ang inyong subdivision plan, ay ibibigay po sa inyo ng inyong geodetic engineer ang mga ito. Ang original na technical description, ang SIPEA o polyethylene film, blueprint ng subdivision plan. May bagong programa po ang Land Registration Authorities sa pagpaparehistro ng subdivision plan. Ito po ang encoded technical description. Kailangan po na i-encode ng geodetic engineer ang mga technical descriptions ng subdivision ng lupa. Para sa information about sa encoded technical description, ay pag-uusapan natin yan sa mga susunod na video na i-upload ko. Mas maganda po na na-subdivide na po ang inyong lupa na nabili o portion ng lupa sa mother title na inyong nabili upang ma-specify ng abogado ang mga technical description ng lupa na inyong nabili. Pagkatapos nyo po sa isang geodetic engineer, pumunta na po kayo sa isang notary public o sa abogado upang magpagawa ng deed of sale. Ang susunod na hakbang ay kailangang pumunta ng buyer, seller, at ng dalawang witness sa abogado. Dalhin niyo po sa abogado ang kopya ng titulo at ng technical description upang may pagbabasehan o ma-specify ng abogado sa deed of sale ang inyong nabiling portion ng lupa, yung lot number at mga iba pang information na nakasaad sa technical description ng inyong nabiling lupa. Tandaan po na kapag ang nagmamay-ari ng lupa na iyong nabili o ikaw po ang nagbebenta ng portion ng lupa, kailangan nyo pong dalhin ang inyong asawa upang pumirma sa deed of sale.
Pagkatapos niyo po sa abogado ay dalhin kaagad sa BIR ang inyong mga dokumento, ang deed of sale, kasama na po ang mga sumusunod na kinakailangan ng BIR para makapag-compute ng capital gains tax. Ito ay ang original na kopya ng deed of absolute sale kasama ang tatlong photocopies. Certified true copy ng transfer certificate of title o yung titulo na makukuha sa Registry of Deeds. Certified true copies ng latest tax declaration for land and improvement. Kung wala naman pong improvement o yung mga building na nakatayo sa inyong nabiling lupa, ang kukunin nyo sa assessor ay Certificate of No Improvement. Kailangan din po ng TIN o Tax Identification Number ng seller at ng buyer. Kung wala po ay mag-file ng form para sa pagpaparehistro ng Tax Identification Number. May mga karagdagang kinakailangan kung naaangkop. Special Power of Attorney or SPA kung ang taong pumirma sa dokumento ay hindi ang may-ari na lumilitaw sa TCT o CCT o titulo. Sertipikasyon ng Konsulado ng Pilipinas kung ang SPA ay naisakatuparan sa ibang bansa. Location plan or vicinity map issued by the local assessor's office kung hindi madaling matukoy mula sa mga dokumento na isinumite. At iba pang mga kinakailangan na maaring hinihiling ng batas, mga pagpapasya, regulasyon o iba pang mga pagpapalabas. Kapag nakumpleto na ang ating nabanggit na mga dokumentong kinakailangan, ay dalhin niyo po ito sa Bureau of Internal Revenue. Pumunta po sa Bureau of Internal Revenue na may jurisdiction po sa lugar ng lupa. Huwag po sa maling tao. Ipakita ang iyong mga requirements sa isang kinatawan ng BIR na magkukwenta ng Capital Gains Tax o CGT at Documentary Stamp Tax o DST. Kapag nakumpleto ang mga pagkalkula batay sa mga dokumento na iyong ibinigay, ang kinatawan ng BIR ay magpapapirma ng tatlong kopya ng BIR Form 1706 para sa CGT at BIR Form 200 para sa DST. Sa sandaling mapuno ang parehong mga form ng BIR 1706 at Form 2000, ibabalik sa iyo ng kinatawan ng BIR ang lahat ng iyong mga dokumento at hihilingin sa iyo na bayaran ang CGT at DST sa Autorisadong Agent Bank or EEB. Sa EEB, hihilingin sa iyo ng isang kinatawan ng bangko na punan ang dalawang magkahiwalay na mga form of payment ng EEB para sa CGT at DST. Pagkatapos mag-fill up ng mga form, ipakita ang mga ito sa EEB kasama ang iyong bayad para sa parehong CGT at DST. Tandaan, huwag kalimutan na makakuha ng resibo at ng isang kopya ng mga form ng pagbabayad ng EEB, CGT at DST. At tiyakin na sila ay naselyohan ng receive o natanggap ng EEB. At pagkatapos ay dalhin nyo na po pabalik sa BIR ang inyong mga dokumento kasama na ang inyong resibo sa pagbabayad ng capital gains tax at documentary stamp tax doon po sa kinatawan ng Bureau of Internal Revenue. Sa Bureau of Internal Revenue ay bibigyan kayo ng claim slip pagkatapos yung ibigay ang mga dokumento isinubmit nyo kasama yung pagbabayad nyo ng capital gains tax at documentary stamp tax. At pwede na kayong mag-relax at maghintay sa bahay. Pagbalik nyo po sa Bureau of Internal Revenue, ipakita nyo po ang inyong claim slip sa kanila at ibibigay sa inyo pabalik ang deed of sale na may stamp na po nila sa likod. Pagkatapos nyo po sa BIR, ay pumunta kayo sa City Hall sa Treasurer's Office upang bayaran ang transfer tax at kumuha ng tax clearance para makapag-compute ng transfer tax ang Treasurer's Office sa City Hall o sa Provincial Hall, ay kailangan nyo po isubmit ang mga sumusunod na requirements. Una ay ang original na photocopy ng Deed of Absolute Sale, photocopy ng Deklarasyon ng Buwis, original na Payment of Real Property Tax. At bago kayo pumunta sa Registry of Deeds, kailangan nyo pong magpagawa ng isang written request na notaryado ng isang abogado para sa inyong subdivision ng lupa. Pagkatapos nyo po sa abogado, ay pumunta kayo sa Registry of Deeds. Mag-fill up po kayo ng application.
ipasa ang mga sumusunod na dokumento sa Registry Information Officer ng Registry of Deeds. Hi sir, good morning! Para po makagawa ng bagong titulo na nakapangalan na po sa inyo, ito po ang kinakailangang dokumento, notaryadong written request, ang original na technical description, ang CPEA o polyethylene film, blueprint ng subdivision plan, original na kopya ng deed of sale na naselyohang natanggap ng BIR, kasama ang mga tatlong photocopies, original na kopya ng certificate authorizing registration, original na owner's duplicate copy of transfer certificate of title o titulo, original na kopya ng tax clearance, original na resibo ng transfer tax, certified true copies ng tax declaration, at iba pang naaangkop. Pagkatapos po tingnan, abusisiin ng Registry Information Officer ng Registry of Deeds ang inyong mga dokumento, ay gagawan po ito ng assessment. Pagkatanggap nyo po ng assessment, ay babayaran nyo po ito sa cashier ng Registry of Deeds. Pagkatapos nyong magbayad, ay mag-follow up sa petsang ibinigay ng Registry of Deeds. Tandaan, maaaring madelay ang pagproseso ng Registry of Deeds kung ang titulong pag-aari ay wala sa database. Maraming mga titulo sa isang transaksyon. Maraming mga transaksyon. May mga technical na problema sa system. Mga transaksyon na may hindi kumpletong dokumento na pwedeng makita sa pag-examine. At iba pang kondisyon na lampas sa kontrol ng registry. Pag na-release na po ang inyong mga titulo, ay mag-request o kumuha ng certified true copy sa Registry of Deeds. Pagkatapos nyo pong makuha ang inyong titulo, ay iparehistro nyo po ang inyong tax declaration para sa inyong pangalan. Pumunta po kayo sa City Hall o sa Municipal Hall para po sa pagpapalabas ng tax declaration sa inyong pangalan. Isumite ang mga sumusunod na dokumento. Photocopy ng Deed of Absolute Sale, kopya ng TCT, photocopy ng car, photocopy ng resibo ng transfer tax, at photocopy ng pinakabagong tax receipt o clearance ng tax, at iba pang naaangkop. Maraming salamat po sa inyong pagtapos sa videong ito. Sana po ay natulungan ko kayo, at sana ay mag-subscribe po tayo at hit ang notification bell para sa mas marami pang video sa pagpapatitulo ng lupa at pagninegosyo. Para sa mga registration updates, subscribe na sa channel na ito. Magkomento sa ibaba para sa mga katanungan.